my childhood days, na yung kami ng nanay ko, nandun kami sa harap ng radyo, pag binutan, maririnig namin yung ano, ito po, ang inyo. Ang ganda ng tugtog niya sa violin. Hindi natin pakakahabaan. He's really a simple guy na tahimik. Pero pag tinignan mo on stage, parang Meralco. Full of electricity pag nag-perform. Akala mo model, and he plays his thing, his violin with such passion. So hindi niya siguro kailangang introduce pa na mahaba. We have in the house, Jay Cayuca. Hi, Jay! Hi, Tita Boots and paring Willie. Thank you. I'm so grateful to have been invited in this we're honored to have you. The DCMM, Teleradio, Music and Memories. Alam mo naman, pag-violin talagang pang classical pop. We're going back to I admit I really hate pop violence. Music. Hindi, I hate violence, but violence I love very much. Bago tayo na parito lang, talagang siyempre na nag-drop by lang ako para, mayroon regalo ako para sa inyo. Huwag naman regalo ko po sa Tito, Tita Boots and Willie. Wala ko parang may gift basket. Ayan. Wow, thank you. Napa-drop by lang ako para, siyempre, I'm here to promote my album. Lahat ng album mo yan? Yeah, well, sabay-sabay. Kasi every year, ginagawa ko to for my own file. Your own pleasure. Yes. Not necessarily to earn, no? But correct, masaya lang, ma-share mo. Hindi na type na parang gusto kong express lahat ng mga aking mga So, audience. Are you saying these are the songs that you cannot play in performances? O hindi naman? Lahat na. Sa lahat ng gusto mong matugtog, natutugtog mo naman di ba? Originally, sabi ng isang client ko na, why don't you play our favorite music? So lahat ng mga naging clients ko, pinipick ko yung lahat yung mga gusto nila, hapos sa, ni-record ko. When you perform, di ba, varying age groups, there are old ones, there are young ones, how do you do that? And how do you choose a particular song you will play for them? Depende, no? Kinakategorize ko yung from 40s and above music. And then, meron kasi minsan ang body clock ng bata at body clock ng ating mga young at heart. Siyempre, mas maaga silang tutugtugan. Diba? From 7 to 10, pagka 10 onwards, mga kabataan na mga musika nila, na iba. Yung versatility at yung soothing performance ni Jay, una-una kong na-witness, in a rather unique situation, this was in 1995, I think. Naka-ponytail pa si Jay. my cousin who was... who was observing her last days, no? She was a cancer patient. I remember that. Beautiful Tita Boots, woman. No? Beautiful woman. Natandaan ko po yun. Na talagang, yeah. We were in the... Dito lang, malapit. Yun ang regalo sa kanya nung friend niya. Inimbita si Jay to play for her and for the family. Mga last days na niya yun, Jay. Kinikilumutan naman ako dyan sa kanyang kwento niyo. And you can imagine, na-lift talaga yung spirits nung tao. If she passed on with, her spirits really high. She was in high spirits, her faith was enhanced, etc. And thanks to Jay, kasi na-inspire niya with his violin. Alam mo, Tito Boots, you'll be surprised, a lot of them, ganyan ang ginagawa, and then they want to hear me play before. And parang, violin to them is really a soothing sound. Yeah. Alam mo, ang gusto ko itanong next, meron akong, sabi nga sa'yo, mahilig ako sa
classical din at the same time. All types of music actually. Except yung mga music ay masakit na sa tenga, no? O makarelative lang yung sinasabi ko. There is, well, I know it's a different instrument. You have a viola, a cello, right. Di ba? All in the, can you categorize that in one violin family? But what I meant to ask you was, yung violin ba, meron ba yung, well, something similar, or variety, no? Something similar to a saxophone, perhaps, na merong tenor sax, may alto sax. Ang violin ba, isa lang? Ang violin, you know, may iba ako na, violin is next to human voice. Pag sinimi na si simulator. Ano pala siya? Oh. Yeah, but wala nga lang lyrics. Mm-hmm. But ang going back to your question, iba ang timbre, iba ang thickness and thinness ng sound ng violin, which is different from a sax. Mm. Na it's made of brass and this violin is made of wood. Mm. Nowadays syempre with the technology meron ng electric violin. Yeah. No, pero ibig sabihin yung parang variety po din, kung violin lang iisa ba ang tunog niyan? That's like every the violin family of violin, viola, cello, bass. Uh-huh. It's 1/5 lower ng So yun na yung kumbaga yung katapat ng alto sax to o tenor sax. Yes. So kasama sa family talaga yung kasi viola, cello. Pag lumaki na ang violin, mag-iiba na kasi yung sound. You need a viola thicker. Na tawag doon. Yun. Nagiging thicker na ang strings niya. Ayun. So you have to lower 1/5. Ayan. Yung gaganon na. Yeah. Anyway, merong nag-text nga dito sa atin. Patutugin nyo na. Sample. Pwede ba? Pwede namin ma-request. Do you have your violin with you? Yes. Sige. Mag-jamming tayo ngayon. Stradivarius ba yan? Provided you are going to sing. If your violin is Stradivarius, then maybe. No, it's not. It's therefore, I cannot sing. Made in Germany. Wow. You know, my grandfather. Ano yung box? My grandfather was one of two during his time. Na may Stradivarius, nababayalin siya. Mm. Hindi namin mahanap na kung nasaan na. Hala! Wala na nakaw na yung tsugrado. Gano'ng kamahal ang Stradivarius ngayon? It's around $10 million. No matter how old. Or mas mahal, mas matanda. Dahil sa wood yun eh. And then, pagka tumatagal ang kahoy, about 600 years na. Oh. 600 years old. Wow. Lalong gumaganda ang tunog. Oh. But anyway, Stradivarius or not, pag Jay ka mo, kayo ka ang tumugtog. Para ka na rin nakinig ng Stradivarius. Yamaha. Sample. Anyway, I need to come in. Pwede mo tugtugin for us and our listeners, Jay. You showed us your gifts to us. Pero, ang alam ko, meron kang ilo-launch na album, di ba? Actually, promote ko na to last year, no? Uh-oh. Kasi next year naman it's going to be another concept. Okay. Yung unang pin-remote ko it's all about the standard music. Okay. Tapos ballroom music. And then lately it was a Christmas album. Next year naman, rock album naman tayo. So what can we offer our listeners ngayon on this very special Sunday na umuulan, dreamy? And this is the first week of December, the Christmas season. Oh, yes, sir. Oo nga. May dala kong pakinggan natin. Orkestra. Asan yung orkestra? Patulong kami kay papatulong tayo kay at baka kung ano naman ng dito, ayan, si Rebecca to the rescue. Rebecca with the shining armor. One. Okay. So, minus one ito. Ganyan ho ka. Jay Kayuka ng kanyang violin. Anong track ito, Jay? Basta kahit ano ko eh. Okay. One. Subukan ko natin yung one. Track one. One. Kung ano lumabas. Can we hear it on the monitor? Marinig yung ito, hindi na kailangan ng amplifier.
dito. But, yeah. Stop the world! I want to get off.
just want to say after that, kundi, that was the Broadway musical, Stop the World, I Want to Get Off. Baka lalong lumakas ang ulan. Anthony Newley with What Kind of Fool Am I and Who Can I Turn to? Which actually you can counterpoint. Yun, yes. Nga, yung ginawa ni Willie, yung counterpoint. Yung ginawa ni Gay. Maganda kasi siya i-combine. So, yes. Naisip ko yung concept na yun na pwede. I've been wanting to do that, actually, with Sammy Davis Jr. Kung makahanap lang ako ng magandang video niya and music, I'd like to do a duet with him too. Alam mo, ang isang favorite violin kwan ko, narinig ko when I was a little boy, yung kinanta ni Frank Sinatra. No. When somebody loves you, it's not good. Ilalagay ng echo sa mga hindi lang marunong kumanta yun. Hindi. Kasi, alam mo ba, magugulat ka. Ito, mga nagte-text, alam mo, are requesting immediately. I mean, ito kagad, dumating kagad. Ito, tala mo, pwede ba mag-request kay Jay yung Rondo a la Tork? A la Tark? Ah, Mozart. Wow. Kaya pala, si John Regalado nag-request siya. Kaya pala mabigat. Ganito ang gagawin natin. Si Amadeus pala yan eh. Amadeus. Ganito ang gagawin natin. Habang pinaplano natin yung susunod na natutugtugin ni Jay, papapasayahin din natin ang ating mga tagapagtaguyo dito na nakikinig din sa tugtugin ni Jay Cayuca. Dito po sa Music and Memories. We'll be right back. Alright.